our president, Rodrigo Duterte. Noong ilang linggo ang nakalipas, ako po ay inakusahan ni President Rodrigo Duterte na meron daw mga offshore bank accounts. Ito ay nirelease niya suspiciously dito kina Mocha Uson, Erwin Tunfo. Dito natin makita, sabi ni Mr. Erwin Tunfo na same source yung kay PRRD at sa akin. So parehas. Dito sa kay Erwin Tunfo na interview or live broadcast, diniscuss niya, dinitalya niya yung iba't ibang mga accounts. At isa pang source na sinabi nila rito ay itong Davao Breaking News. Na napag-alaman natin na ang nasa likod nito ay si Mr. Ben Teshorna na contributor di umano ng isang news outfit. Ito siya. Yan yung larawan nila sa Beijing kasama si President Duterte. Ito si Mr. Ben Teshorna. So dito natin makikita na dito pa lang sa pag-release nitong impormasyon na to ay kahina-hinala na, dahil kung talagang sigurado ka sa mga findings mo, bakit mo ilalabas dito sa mga taong ito na kilala ng nagkakalat na mga fake news? Pero ganun pa man, hinarap ko po yung mga akusasyon na yan, mga aligasyon na yan, at immediately ay pumirma ako ng mga specific bank waivers. Sa kada account na diniscuss ni Mr. Erwin Tunfo, na ito rin ang sinasabi ni Mr. Duterte, ay merong corresponding waiver. So 12 lahat yan, 12 lahat itong aking in-issue. Ngayon, dito sa interview ni Mr. Duterte kay Erwin Tunfo noong September 15, ay in-emphasize niya ang dalawang account, di umano, itong ANZ Bank in Zurich and DBS Bank in Singapore. So, inako niya itong akusasyon na to, kaya I felt compelled to disprove these accusations which attack my integrity and credibility as a public servant. So pumunta po ako sa Singapore kasama ang mga ilang media personalities para nga tanungin kung meron nga ba akong account na ganon. So pagpunta ko doon sa DBS Bank, sa Alexander Branch, pinakita ko ang aking passport at yung account details na galing kay Mr. Tunfo. At sinabi ko sa teller na gusto ko malaman yung status ng aking account. Habang kausap ko yung teller, nakapalibot sa akin yung mga reporter para talagang masasaksihan nila kung ano man yung sasabihin ng teller. At sabi ng teller, walang ganyang account. So, sinabi ng DBS Bank, formally, walang ganong account. After noon, binigay ko yung account na binigay ni Mr. Duterte doon sa kanyang interview. Ganon din, wala rin daw account na ganon. So, sinabi ko, baka pwedeng yung pangalan na Antonio Trillanes lang at wala yung default. Wala rin. Ngayon, sinabi ko naman, wala ba talagang existing or closed accounts diyan sa system nyo? Wala daw. Kahit single or joint accounts, wala rin. Wala rin daw. Sabi niya, no such accounts exist. So narinig yan ng mga taga-media, kaya inireport nila.
Nung paglabas ng manager, sinabi niya, we cannot give you any, we cannot entertain you or give you any certification because you were never a client. So maliwanag yon, kahit na anong accounts pa yan, mali, tama, invento, hindi. Walang Trillanes doon sa system ng DBS Bank. Anyway, eh, talagang pinagpilitan ni President Duterte itong aligasyon na ito. At sinabi, bago daw ako pumunta sa Singapore, ay ito na nga, no? Napaamin siya nung nabisto, pagbalik nung nai-report na yon, eh umamin si Mr. Duterte, sinabi niya, I invented bank account number of Trillanes. Specifically, wala ito. Produkto ng isip ko ito. Tinanggalan ko talaga. Ginamit mo, nag-waiver, nag-issue ka ng waiver, iba ang account number, iba ang totoo. Ayan ang presidente ng Pilipinas. Nag-imbento ng isang akusasyon laban sa isang elected official. So anyway, pagkatapos nun, hindi pa niya tinigilan yung issue. Napusoy na, nabisto na, eh humirit pa ulit. Ang sabi niya, close ko raw online nung September 8 na alas 10 ng gabi yung account, kaya daw wala na. Kahit maliwanag na sinabi na nung DBS na hindi nga ako naging kliyente at wala talaga doon sa system yung Trillanes na pangalan doon sa branch na yun or any branch ng DBS. Pero humirit pa rin. Anyway, ito na ngayon. Sa pagmamalasakit ng ating mga netizens, maraming mga nag-inquire doon mismo sa DBS. At ang sabi ng DBS ba ay the account holder has to do this personally at the home branch of the account or through the material submission of a closure authorization form according to the bank's help desk. So, yung pangalawang hirit ni Mr. Duterte ay napusoy na naman, sunog na naman. At ito mismo, hindi pwedeng magsara pala ng account online contrary dun sa kanyang sinasabi. So, pangalawang beses na huling magsinungaling itong presidente ng Pilipinas. Next. Ngayon, ang tanong dito, saan ba galing itong lahat na ito? Apparently, base sa ating mga bubuit or informante, no? To borrow the term used by one of the our local broadcasters, ayon sa ating bubuit, ito pong source nito ang gumawa at nag-imbento nitong mga accounts na ito ay isang nagngangalang Mr. Daniel Snooki Cruz. Ito pong tao na ito ay nagpapanggap siya na siya raw ay isang ay well-connected sa US Embassy. Dati raw siyang federal agent, kaya ganon. At kaya niyang magkaroon ng access sa kahit na anong bank account sa buong mundo. Siya daw ay isang financial forensic expert. At makita niyo, yan yung opisina niya sa LTA building dyan sa Legazpi Village, Makati City. So we are still asserting or finding out yung kanyang links dun sa may-ari ng building na yan. Pero in the meantime, we will leave it at that. Ngayon, again, itong si Mr. Daniel Cruz, Daniel Snooki Cruz, ay meron siyang mga koneksyon sa Malacanang. Ilang mga senior officials, kasama yan, no? Naka-akbay siya sa ilang officials ng Duterte administration, sa PNP. Yan siya. Okay?
So, well connected siya. Kaya pinapakita niya na meron siyang credibility. Yan ang postura niya. Ngayon, base sa ating bubwit, ika nga ni Mr. Deo Macalma, itong si Mr. Cruz, Mr. Daniel Snooki Cruz, ay ibinenta itong impormasyon na ito. Ginawa niya ito dati pa, or last year for that matter, nag-alok siya at nagbenta rin siya ng ganitong fake bank accounts di umano ni Senator Laila De Lima. At tignan nyo ngayon itong pagkakaiba. So, ayan yung nasa kaliwa na picture ay yung kay fake bank account ni Senator De Lima na binenta niya last year. At itong nasa kanan, ito naman yung sa akin daw na fake bank account. Yung mismong bank name, DBS Bank, parehas. Parehas mismo yung branch, Alexander Branch sa Singapore. So dito nyo makikita na naka-template yung kanyang mga fake bank accounts. At itong kay Senator De Lima, binenta niya ito last year sa isang cabinet official ng Duterte administration. Subalit, nung binalidate ng ibang ahensya ng gobyerno, ay na-find out nila na peke. Kaya hindi nilabas ito nung cabinet official na yon. At buti naman, dahil hindi siya nasunog. Pero ito ngayon, hindi pa nadala itong si Mr. Snooki Cruz. Pinalitan lang niya ibang detalye at binenta ulit sa mga taga Malacanang this time. Ang aking impormasyon ay binenta niya ito ng umaabot ng 10 million pesos. 10 million pesos, pero ang benta daw, actually, ang napunta kay Mr. Cruz, around 3 million. So may kumita na mga middlemen. Ewan ko na lang kung sino man niya ang mga kumita na yan. So, dito ngayon, makikita na it's almost the same. Now, titingnan nyo rito yung present balance na nakalagay dito sa dokumento na ito ay as of August 30, 2017. Yan yung cut-off date. At again, based na sa ating information, binigay ni Mr. Cruz ito sa Malacanang ng August 31. And true enough, nakakita tayo ng picture ni Mr. Cruz at ni Mr. Duterte sa Malacanang ng August 31. So, talagang nahuli natin. Ano? Well, buti na lang may mga nagmamalasakit na mga PMAers dyan sa Malacanang na nagbisto dito kay Mr. Cruz at isinabi sa akin yung detalye. Anyway, next slide. Ngayon, mali pa tayo ngayon. Since sa akin naman, kaya ito nilabas ni Mr. Duterte ay para maibay usapan. Pero ibabalik ko yung usapan ngayon sa kanya. Ito naman ang pag-usapan natin, yung mga tagong yaman ni Mr. Duterte. Itong mga importanteng or mga importanteng detalye sa Duterte bank accounts ay ito nagsimula noong September 18, 2006 at December 1, 2015. So hindi po ito kampanya, hindi po ito campaign funds. Hindi rin po ito yung sinasabi niyang noong college student pa lang siya ay meron na siyang 3 million o kung ano man. Hindi po. Itong mga flag transactions ito nagsimula lang 2006 at up to 2015. So dito nga makikita natin na isang araw, just to give you the highlights of these transactions,
Isang araw lang, April 1, 2014, bumili si Mr. Duterte ng insurance nagkakahalagang 20 million pesos kada isa at binilihan niya yung kanyang apat na anak. So, apat na tagte 20 million, ang total nito 80 million pesos worth na halaga sa isang araw lamang. Ito ay investment ang ano nito. Hindi ito yung ordinaryong insurance, pero actual cash na 20 million pesos each ang nilabas niya. Next. Ngayon, dito natin na makikita, sinabi ni Mr. Duterte, bago lang, just earlier today, na pagka daw may nakitang 40 million pesos siya dun sa kanyang accounts, pwede raw siyang barilin ng pwede raw siyang barilin at patayin. Sinabi niya ito sa mga sundalo. Ngayon, tignan natin yung mga accounts, yung mga detalye niya. Sa pag-review natin, yung mga transactions worth 50 million pesos and above ay lumalabas na 13 transactions. 13 times na may pumasok dito sa kanyang bank accounts. Itong halagang more than 50 million pesos. At mayroong pattern. Every 6 months. From April hanggang April and October. 13 times. So 50 million mahigit. Ngayon doon naman sa 40 million to 50 million, 21 times pumasok. Ano to ha? Credits ito. At o kaya ay deposits. 21 times pumasok sa accounts ni Mr. Duterte kada 6 na buwan. So, ito, ngayon ang sagot. Naku, kung makikita ito ng mga sundalo, M60 na machine gun na gagamitin sa'yo kasi marami-rami ito, mauubos yung magazine. Kung 40 million ang inahanap mo, Mr. Duterte. Ngayon, ang highest amount of transaction in a single day dito sa accounts nito ay 193 million. Ito ay nangyari noong October 7, 2013. Ngayon, balik tayo dun sa kay Mr. Sammy Uy. Dito sa ating pag-aanalisa, dito sa mga dokumentong hawak natin, itong si Sammy Kang Uy na apparently, base sa mga pictures, ay kaibigang matalik ni Duterte at ng kanyang pamilya. So, ngayon, dito, nagtataka ako rito kasi nagbibigay siya sa mga anak ni Mr. Duterte kasama na si Miss Hanilet Abansenya ng halagang mahigit 10 million kada 6 na buwan. So ginawa niya ito ng for a period of more than 2 years. Ayan. So from 2011 to 2013. So, roughly 2 years, naguhulog siya kada 6 na buwan sa iba't ibang miyembro ng pamilya ng Duterte ng more or less 10 milyong piso at ang total na naibigay niya lahat ay 118 million pesos. Ganyan po kalaki. Then, kung susundan natin yung pattern na kada Abril at October, may pumapasok na 50 million or 40 million kay Mr. Duterte, eh ngayon, based dun sa pattern ng pagdedeposito,
ay maaring galing din dito sa taong ito, itong mga perang pumapasok. Ang tanong, ano ba ang pinagkakakitaan mo, Mr. Duterte? Mayor ka lang naman ng Davao City noong mga panahon na yan, wala ka namang negosyo. So saan galing yung daang-daang milyong piso at total na from September 2006 to December 2015, total amount of credits and deposits ay tumataginting na mahigit na 2 bilyong piso. Yan po ang pera ni Mr. Duterte. Kaya ito yung sa akin dito. Kay questionin mo, fabricated evidence, kini-question mo kung illegally obtained, kung ano-anong allegation mo, para malaman kung totoo ito o hindi, at para malinis mo yung pangalan mo doon sa mga naniniwala pa sa'yo na hindi ka kurakot, lalo na yung mga sundalo at yung mga PMAer, yung mga sundalo na isinusubo mo ngayon sa gera dyan sa Marawi, ipakita mo na hindi ka kurakot, pirmahan mo ang waiver. At this point, Mr. President, I'm going to formally submit these documents to the Senate Secretary for filing and for record purposes. I so move, Mr. President. Thank you. Majority Leader. Mr. President, I move that we refer the privileged speech of Senator Trillanes to the Committee on Public Accountability. Is there any objection? There being none, motion is approved. Mr. President, I move to resume consideration of Senate Bill 1592, under Committee Report 164. Is there any objection? There being none, motion is approved. We recognize the sponsor, Senator Sonny Angara, Senator and to continue interpellation, Senator Joel Villanueva. And Senator Villanueva to propound questions to the sponsor. Yan ang privilege speech ni Senador Antonio Trillanes IV kaugnay ng akusasyon sa kanya ni Pangulong Duterte na meron siyang offshore bank accounts at mga umano'y tagumpayan ng Pangulo.